Photography as business. Bakit ako nag-decide na gawin ng negosyo tong photography? Dati ko lang siyang hobby. Bakit ako nag-decide na ngayon na gawin na siyang negosyo? Ano ba ang pagkakaiba nito sa hobby lang at gagawin mo na siyang negosyo? At ano ang nakapagpa-push sa akin para gawin na tong negosyo? Pag hobby mo lang ang photography, eh hindi mo ipupush yung sarili mo sa ibang tao. Hindi mo ilalapit yung sarili mo sa ibang tao eh. Personally, ako, dati ang ginagawa ko, nakaabang lang ako sa mga kung sino man ang magre-recommend sa akin. Sino ang lalapit sa akin. Kung wala, eh di wala. Pag meron, meron. Nakabase lang ako sa mga referrals ng tao. Kasi hobby ko lang naman eh. Kung kailan lang meron, at pag wala, okay lang din. Ngayon, gagawin ko na siyang negosyo. Ibig ko sabihin dito, ako na yung lalapit sa tao. Ako na yung mag-a-approach sa kanila. Yung tipong, hey, kailangan nyo ng photographer. Photographer ako. Kailangan nyo ng wedding photographer. Kailangan dito ako. Free ako sa ganito. Ganyan, ganyan. No? Tapos, gagawa rin ako ng website para sa wedding photography ko. Kasi mostly, gusto ko hanggat maaari, wedding. Pero kung wala, kahit ano, nag-cover din ako ng birthday, confirmation, mayroong confirmation dito sa Denmark na tinatawag eh. Basta kahit na anong events na meron ka at kailangan ng photographer, kukunin ko yan. Itong website na ginagawa ko is para sa lang siya sa mga wedding. Pero kung gusto mo makita yung sample ng mga gawa ko, meron akong Instagram, Deo Carias Events. Yan, pwede mong puntahan yan. Ililink ko dito. Meron din ako mga video sample doon na mga events na na-cover ko. Meron dong wedding at saka debut. Yan, makikita mo yun doon. Alam ko na hindi pa ganun kalilinis yung mga picture ko. Hindi pa ganun kagaganda. Hindi pa kasing lulupet na mga nakikita mo sa mga professional na photographer. Pero sisiguraduhin ko sa'yo na hindi ko sisirain yung wedding mo. Sigurado, you will get something from me. Isa pang dahilan siguro kung bakit ko tinuloy ito. Dahil alam ko naman na kaya kong gawin eh. At saka gusto kong masubukan. Dahil hindi ka naman gagaling sa photography kung manonood ka lang sa YouTube eh. Wala ka dun sa actual na laban. Hindi ka matututo, hindi ka gagaling, hindi lulupit yung experience mo, di ba? So yun ang gusto kong maranasan, gusto kong sumabak dun sa laban mismo. Hindi ka naman matututong magbike kung hindi ka sasakay sa bike. Diba? Hindi ka matututo na magbike pag nagbinasa mo lang yung manual ng bike. So, kailangan mong sumakay. Yun lang gusto kong sabihin sa inyo, guys. Gusto ko lang i-announce sa inyo na eto, gagawin ko ng negosyo, yung photography. Photography as business. Kung meron man kayong dapat mapulot or gusto kong mapulot ninyo dito sa video na to, subukan nyo yung mga bagay na nasa isip lang ninyo. Try yung gawin. Tapos, pag hindi naman gumana yan, edi bitawan nyo. Tapos, subok ulit ng iba. Kasi mahirap ibalik yung nakaraan na eh. Or hindi mo na talaga mababalik. Wala ka na magagawa dun sa bagay na hindi mo na ginawa. Regret ang tawag doon. So, ako ayokong maranasan talaga yung ganun. So, kahit paano, gusto ko siyang subukan dahil ayoko nga may pagsisihan. Kahit nga ito, katulad itong photography, gusto ko na talagang bitawan to eh. Gusto ko na lang siyang as hobby lang, kung kailan ko lang mapagtripan. Kaso, may mga client talaga na dumarating eh. And malay mo, ito para sa akin to, di ba? Salamat sa panonood. Kung nakaabot ka man sa dulo ng video na to, salamat sa iyo. Kung nagtiyaga kang makinig sa video na to, sa mga pinagsasabi ko dito, salamat sa iyo. Sa mga bagong subscribers, welcome dito sa channel. Kung gusto pa ninyong scared na yung anak ko sa pinapanood niya, nagpapansin na sa akin yung anak ko, kaya kailangan ko lang i-end yung video. Kung sa tingin mo, interesting tong ganitong topic tungkol sa photography, kung gusto mo, may mga parating pa akong mga video tungkol sa kung ano ba yung mga kakailanganin natin kapag gusto natin gawing negosyo yung photography, mga essential things no, na kakailanganin natin sa pag-start ng photography business. Yan, at basta tungkol lahat sa photography, kung sa tingin mo interesting to, eh sabihin mo lang sa akin, gagawa natin ng video. At yun ang plano ko eh, gusto ko siyang gawing series na tungkol lang lahat halo sa photography as business. If we are on the same boat, yun, maganda yun, mas maganda yun para at least dalawa na tayo, di ba? Yun lang, like, comment kayo, subscribe kung hindi pa, and I will see you sa susunod na video. Bye-bye.